Ang resume ninyo ang siyang susi sa madugumpay na pag-a-apply ninyo sa trabaho sa Canada. Lalo na yung mga tinatawag natin na DIY, do-it-yourself, direct hire sa mga employers. Kailangan magkaroon kayo ng tailored sa mga jobs na Canadian-style resume. Paano nga ba gawin ito? Yan ang ating topic ngayon dito sa ating video. Kaya stay tuned guys and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back mga friends. Ito po muli sa ating Menchie ng Menchie's Fil-Can Life. Kumusta kayo at maraming salamat sa inyong panonood sa tuwina sa aking mga videos. Dito po sa ating channel, naghahatid tayo ng mga opportunities on how to come to Canada, mga pathways at ilang mga ganap sa aking buhay bilang isang Filipino-Canadian. Kung nagugustuhan niyo po ang ating topics dito, you may consider subscribing to Menchie's Fil-Can Life. You can also share my video to your friends. At ganun din, pwede kayong mag-member dito sa ating channel. Shout out sa mga members ng Menchie's Fil-Can Life. Thank you very much kay Junel Sargilla, Marjorie Ramos, Richelle Arquero, Lola Bessie ang Lola ng Masa, ganun din kay Bong Manubag, kay Imelda Leal, at kay Marciano and Nympha. Thank you very much sa inyo pong suporta. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Fil-Can Life. Meron po akong disclaimer and alert sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo sa mga scammers. Ang inyo pong lingkod ay hindi po isang recruiter, hindi rin po ako consultant, hindi po ako naniningil at nagpo-process ng anumang application ninyo. Mga information lang po ang hatid ko dito sa ating channel. At huwag niyo pong i-click ang mga WhatsApp number na nakalagay sa mga comment ninyo doon po sa ating comment section. Okay guys, thank you very much po sa inyong pangunawa. And ngayon guys, let's go to our topic. How to write a winning Canadian style resume. Yung resume na mapapansin ng employer na pinag-a-applyan ninyo. Yung resume na mag-stand out among the other resumes na natanggap ng employer mo. At sasabihin nilang, you are the best candidate para sa posisyon. Meron akong tatlong importanteng tips sa inyo. Okay. Number one is the proper formatting. Ano po ba ang format na gagamitin ninyo? Is it a chronological format? Is it a functional format? Or is it the combination of both? Number two, kailangan po ito ay tailored sa job posting na inyong ina-applyan. Kaya babasahin nyo mabuti ang job posting. Gamitan nyo ng mga keywords. Ituturo ko sa inyo yan. At number three point na gusto kong sabihin is the grammar. Kailangan po tama ang grammar, tama ang spelling. Kaya iti-check nyo mabuti bago ninyo isend ang inyong resume. Ang resume po kasi sa Canada is like an advertisement. Para bang you're selling yourself. Yan lang naman kasi ang nag-represent sa'yo, wala nang iba. Achievement mo, skills mo, accomplishment mo, education mo, experience mo, yun lang ang titingnan nila doon. Kaya sa ating video ngayon, magbibigay po ako sa inyo ng isang example. Susulat talaga po tayo ng resume ngayon. So guys, panoorin niyong mabuti ang ating video. Narito po ang pagpapaliwanag ko sa inyo sa mga dapat ninyong tandaan sa pagsusulat ng Canadian style resume. Number one, ito yung mga don'ts. Yung mga hindi nyo dapat isama. Huwag nyo pong lalagyan ng picture. Dahil nga, ang Canadian style resume po hindi naman tumitingin sa physical mong itsura. Huwag mo na pong ilagay ang age mo. Huwag mo na ilagay ang iyong birthday, ang iyong gender, ang iyong religion, ang iyong height, yung weight. Huwag mo nang isama. At iba pang mga physical mong attributes. It will only lead to discrimination at bias. Pag sinabi pong i-tailor yung resume sa sinasabi ng job posting, ang ibig sabihin nito, yung fit na fit siya, yung swak na swak siya dun sa hinihingi ng job posting. Ano po? At magagawa nyo yan, first of all, sa pamamagitan ng paggamit ng mga keywords. Ano po ba yung mga keywords? Yun po yung mga importanteng words na nandun sa job posting. Halimbawa na lamang, ang word na customer service. Kung ginamit nyo yun doon sa kanyang job posting, gamitin nyo rin doon sa inyong application mo yung customer service kung meron ka nito. Halimbawa ay experienced farm worker or experienced dairy farm worker. Ilagay mo rin yun sa iyong resume.
But it has to be truthful. Yung totoo lang na meron kayong ganon. Okay po? Arrange your resume according to relevance. At kung ano yung mas importante, siyang ilalagay nyo sa una. Tulad halimbawa po ng your most recent job. Yan ang unahin ninyo. Sa ibaba na lang po yung luma na. Yung 5 years ago or 6 years ago. Sa ibaba na lang. Gumamit din po kayo ng mga measurable outcome doon sa inyong job experience. Pwede nyo isulat din doon na health increase the sales of home appliances up to 22% in the year of 2022. Measurable po yun. Dahil sa tulong ninyo, nag-increase ang sales ninyo sa mga appliances last year. Ang gusto ng employer, yung nakikita nila na may na-accomplish kayo sa inyong dating trabaho. At alam nila na gagawin ninyo yan sa trabahong ina-applyan ninyo. Importante rin po ang proper format ng inyong resume. Nabanggit ko na yan na meron pong chronological. Kung marami kayong mga experience at yung work history, gamitin niyo po ang chronological. Na kung kakunti naman ang inyong mga experience, gumamit na lang kayo ng functional. Doon sa functional naman, mga skills ang pwede ninyong i-highlight doon. At pwede rin kombinasyon ng chronological at functional. Sa ating gagawin ngayon na resume, it's going to be a combination of functional and chronological. Gaano kahaba ang resume? Kung ordinaryo lang ang empleyado kayo, one page is enough. Kung marami na mga experience kayo, hanggang 2 pages. Ang sabi po, mga 475 words lang daw hanggang 600 words. Gamitan po ninyo ng mga simple font. May nagtanong na sa akin ngayon, anong font po ba ang ginagamit? Yung po bang Times New Roman? That's still the Roman is number one. The Arial, Verdana, yung mga simple po. Huwag kayong gagamit ng mga Gothic or mga kung ano-ano. Alam nyo po, dito sa Canada, meron po silang ginagamit na computer program na ang tawag ay ATS, Applicant Tracking System. Kailangan daw po ang inyong resume ay ATS friendly. Para maging ATS friendly po ang inyong resume, kailangan ay simple lang ang pagkakagawa, hindi crowded, hindi masyadong marami, at ang magagandang font para mabasa kaagad ng ATS. Bullet format is good. Yung mga dot, dot, dot. I think that's better than numbering. Write in a third person po. Iwasan po nyo yung I, me, myself. Yung mga ganon. Isulat na lang po ninyo na third person. Na parang hindi kayo yung nagsusulat. Okay, tense pala. Hindi ko nabanggit yung tense. Past tense, present tense ang gagamitin. Both. Kung kayo ay nagtatrabaho pa, present tense ang gagamitin ninyo. Halimbawa ay still working right now, habang ginagawa mo yung resume, huwag mong gagamitin past tense. Gagamitin mo ay operates, the machine, in the farm, etc. etc. Ngayon, kung tapos na kayong magtrabaho doon, pwede mo nang sabihin na operated the machine or used the machine, past tense na. At decide din nyo sa PDF format. Okay guys, para mas madaling basahin pag inisend po ninyo sa attachment ng mga email. Ngayon, sige na, sumulat na po tayo ng resume. Okay guys, magsulat na tayo ng ating resume. Actually, nasulat ko na. Ito na po ang resume natin. Ayan, makita nyo. Ganyan, ganyan, ganyan siya. Okay, maiksi lang. One page, di po ba ang sabi? One page lang. Itong resume natin ito, inimatch natin sa isang job posting mula sa job bank. Ang trabaho ng sales associate. Okay guys, kung hindi kayo sales associate, then it's the same principles. Maiiba lang po syempre yung mga words na gagamitin ninyo, particularly the key words. So, ito po ang mga parts ng resume. First of all, is your contact information. Ano po nakalagay sa contact information? Your full name, Menchis Fil-Can Life. First name, ano bang aking family name? Life. Joke only. Okay po. Lalagay nyo ng address ninyo,
And then, importante po yung email address. Sa panahong ito, email, very important. And then, your contact number. It could be cell phone or what? What else? Landline? Cell phone na lang yata ngayon. So, ayan po. Pwede ninyong gawing mas malaki. Inibold ko pa nga siya, oh. Yung name ko, inibold ko po siya. For the font, you can use mga simple fonts, katulad po ng Times New Roman, or Arial, at saka Verdana, and other simple fonts. Pwede pong 11, font 11, or 12. Okay, guys? Huwag masyadong malalaki. Then, we go to the next one, the career summary. Ano po ba ang career summary? It describes yourself. It describes your relevant experiences, skills, and achievement. Ang purpose po ng career summary ay para ipaliwanag ninyo ang inyong qualifications doon sa job na ating ina-applyan, guys. From 3 or more hanggang 5 sentences, but don't make it too long. Kailangan ma-convince ninyo ang hiring manager na basahin ang buong resume. Kung maganda itong career summary, babasahin niya ang iba pa. Kung hindi siya nagandahan dito, wala na. Out na ang ating resume. And guys, lalagyan na po natin ng mga keywords from here, from our posting. Mas maraming keyword, mas mababasa yan ng ATS, Applicant Tracking System. Ang sabi ko po sa aking career summary, I am a customer-focused and goal-oriented sales associate with 6 years of experience serving different customers by creating a warm and friendly workplace environment. Has raised sales by 15% through hard work and job efficiency. Has excellent knowledge of operating the cash register and sales through internet-based electronic commerce. Andito po yan, guys, sa ating job posting. Okay, number 3 part is the skills. Sa skills naman, anong ilalagay natin sa skills? Isama rin po ninyo dyan ang inyong professional and personal na mga skills. Tapos yung mga personal, halimbawa yung punctuality, flexibility, attention to details. Ang mga professional skills naman, depende sa occupation ninyo. Nag-a-apply kayo for an IT position, pwede niyo sabihin na you are computer proficient in Microsoft, experienced in operation of farm machineries. Sa skills ko po bilang applicant for sales associate, ito ang nilagay ko at ang iba dito ay nilift ko na rin po dun sa job posting, guys. Palaging may keywords, okay? 6 years of experience in operating cash register. So, kung isusulat ninyo po ito, lalagyan ninyo ng mga measurable na mga data. Tulad ng 6 years, skilled in receiving, stocking, and inventory of products. Extensive, meron po kayong gagamiting adjective. Skilled, extensive, knowledgeable, experienced, proficient. Gagamit po kayo ng mga adjective na nagde-describe sa inyong skills. Okay, yan po ang skills. Then, eto, work history. Ano po ba ang work history? Yan ay yung mula po sa pinakang current or recent na trabaho ninyo. Kung depende sa haba ng inyong experience, ilang taon. Kaya nyo bang maglagay hanggang 10 years? Mag-umpisa kayo sa pinaka-recent o yung pinakang kasalukuyan. Lalagyan po ninyo ng job title, tapos pangalan ng company, yung address niya kung nasa saan, at yung inclusive dates ng inyong pagtatrabaho. Be careful po sa mga dates dahil tinitingnan po ito ng employer kung kayo ba ay nagkaroon ng gap or bakit kaya wala kang trabaho for 2 years, yung mga ganon. Importante rin kung ano yung inyong mga na-attain or nagawa sa inyong pinagtrabahuhan. Hindi ito basta job description lang, guys. Dito po ililista ninyo ang mga 3 to 4 bullets na mga accomplishment ninyo sa inyong pinagtrabahuhan at ano yung impact na naibigay ng pagtatrabaho ninyo. Gumamit po kayo ng mga powerful verbs and give your accomplishment with a measurable result.
pumikap na rin kayo doon sa mga keywords dito sa atin pong ina-applyan na trabaho. Okay, guys. So, tingnan nyo ang sinulat ko dito. Sales Associate Retail. ABC Clothing Line, 32 Lane Avenue, Quezon City, Philippines. Hindi po totoo ito, no? Make-believe ko lang ito. Sample. At ang pesa is from January 3, 2018 to current. So, ibig sabihin, nagtatrabaho pa ako ngayon. You can use the verb na present kasi nagtatrabaho ka pa ngayon. Hindi ka pa nagre-resign. Maintains organized and presentable product display resulting to daily above average sale. Uy, naging above average ang sale kasi nag-maintain ako ng magandang product display. Provides product advice to customers that leads to constant sale and customer retention by 48%. Dahil ako ay magaling mag-advise sa customer, bumabalik-balik sila. At na-retain ko ang mga dating customer, halos kalahati ng customer bumabalik ko. Dapat lang po meron kayong pruweba ng mga ito. Conduct sales transaction in a friendly manner resulting to 15% sales increase in 2021. Kung inyong maalala po, andito sa aking summary, may nakalagay ako ditong raise sales by 15%, etc. So, ito yon. Kaya po itong summary ng mga kabuuan. Nandon sila. Okay, guys? Yan. Kung meron kayong malaking accomplishment dito, pwede niyong ilagay. Sabihin ninyong, employee of the week. Yan. Employee of the month. Ilagay niyo lang kung kailan yon. Isa pang naging trabaho ko ay sales assistant sa isang pawn shop. Nilagyan ko ng pangalan. Ito po ay fictitious name. Brown's Pawn Shop, 26 Shaw Boulevard, Manila, Philippines. June 1, 2015 to December 30 of 2017. So, makikita nyo ang petsang December 30 at January 3. Yan. Meron lang akong gap na tatlong araw. Kung kakaunti ang inyong naging trabaho, pwede nyo nang isama yung maliliit nyong trabaho. Sa panahong ito, uso na po yung maiksing trabaho lang 6 months, mga ganyan, less than 1 year, isama na ninyo. Lagyan lang ninyo ng petsa at kung saan. Pwede rin po yung mga volunteer works ninyo or yung inyong self-employment. O ilista nyo na yung kahit nagkaroon ka ng sariling business, nag-buy and sell ka, nagtinda ka ng kung ano, isulat ninyo. Sa education naman, siyempre yung inyong recent na pinag-aralan. Magsisimula kayo sa pinaka-recent din. Kung isa lang naman ang inaral ninyo, di isa lang. Okay, ang tinapos ko ay Bachelor in Business Administration, University of Manila, Manila, Philippines. At meron pong petsa, March of 2015. Pagkatapos nito, nag-employee na agad ako. So, ang point ko doon, huwag niyong lalagyan ng gap or kung may gap man kayo, dapat ay merong ready kayong paliwanag pag kayo in-interview. Kung meron kang mga honors, awards, ilalagay ninyo. Okay, guys? Sinama ko rito ang internship ko sa Mall of Asia. Customer Service Staff, Mall of Asia, February to March of 2015. Ang tanong, paano po Ate Menchi kung high school lang po ang tinapos ko? Okay, guys. Kung high school lang tinapos ninyo, ilalagay ninyo rito ang pangalan ng paaralan. Okay. Quezon National High School. School namin yan sa Lucena City. Okay. Quezon National High School. Graduated in 2020. Yun ang susulat nyo, okay? Eh kung hindi po ako nakatapos ng high school, anong ilalagay ko? Okay. Quezon National High School. Date attended. Lagay nyo yung mga petsa. Kung meron din kayo mga honors, idagdag ninyo. Halimbawa, kayo ay Dean's Lister or Best in Mathematics. Yung mga ganon, idagdag niyo yung mga extracurricular activities. Ano ba yung activities nyo nung kayo nag-aaral pa na related doon sa trabaho? Hey guys, binilang ko na kung ilang keywords meron ang ating resume. And I found out that we have 21 keywords. Okay, first of all, goal-oriented. Nasaan yung goal-oriented? Ito po, oh. Goal-oriented. Keyword dyan. 6 years. Dito, hindi lang nakasama po sa printing. Andun po yung, I think, meron silang requirements. So, that's 6 years ng job experience.
hard work here, job efficiency here, and then sa skills, cash register, ito po yung cash register, inventory of products, here, inventory, and then merchandising expertise, tinan po ninyo, merchandising expertise, ito may merchandise na keyword doon. So, total guys, nakagamit tayo ng 21 keywords. Ang sabi ng mga professional, you can use as much as 40 words. Eh, maiksi lang naman yung ating resume. So, 21 would be good enough. So, guys, ganun lang. So, kung may mga applyan kayong iba't ibang klase ng trabaho, ang aking payo sa inyo, gumawa na po kayo ng template ninyo ng resume na halimbawa isa para sa farm worker, isa para sa sales associate, isa para sa factory work, kung ano-anong mga gusto ninyong trabahuhin. I-design na ninyo mabuti ang mga resume ninyo, and then, kada i-apply nyo sa isang trabaho, medyo may babaguhin na lang kayong konti, pipick upin nyo yung keywords doon, and then, meron ka na. Pero hindi na magbabago doon yung mga petsa ng education ninyo, yung mga petsa ng job employment, hindi na magbabago yun, constant na yun. But you should have your template. So, salamat guys sa inyong panonood. Sana po yung natuto kayo ng konti sa aking video. Next time, pag-usapan naman natin ang how to make a cover letter. Thank you! Salamat sa inyong lahat! Hanggang sa susunod. Bye-bye!